Marami ang nabanggit tungkol sa mga armadong pakikibaka na ipinaglaban ng mga mamamayang Moro, una laban sa Espanya, pagkatapos ng Estados Unidos, pagkatapos ay sa wakas laban sa Republika ng Pilipinas, gayunpaman, hindi nakalantad ng marami ay ang walang tigil na kampanya ng paglaban na isinagawa ng Moros laban sa mga Hapon sa World War II, ang kanilang kontribusyon sa pagpapalaya ng bansa na walang alinlangan na kailangan at sa makatuwid ay karapat-dapat pagkilala. Tulad ng kanilang mga katapat sa Luzon at Visayas, ang mga taong Moro ay nakipaglaban sa isang madugong digmaang gerilya laban sa mga Hapon sa Mindanao kahit na matapos ang pagsuko ng mga puwersang Pilipino-Amerikano noong 1942, kabilang sa mga nangunguna sa daan ay ang mga matapang na kalalakihan tulad nina Salipada Pindaton, Busran Calaw, Muhammad Ali Dimaporo, Domacau Alonto, Amer Manalaw Mindelono, Naguib Huanday, at Gambay Pia, si Edward Cooder, ay nakaupo sa kasama ang batang Salipada Pindaton, 1927, kagandahang loob ng Philippines Free Press, sa hindi maiwasang pag-aaway sa pagitan ng dalawang kultura ng talim. Ito ang Kris na kalaunan ay nanalo sa katana, paggamit ng mga baril at bladed na armas. Ang mga mandirigma ng Moro ay iniwan ang mga Hapon sa ilang mga detachment lamang sa Mindanao dahil ang anumang panghihimasok sa lupain sa teritoryo na gaganapin ng Moro ay karaniwang magre-resulta sa pagkalipol para sa mga walang kamuwang-muwang na mananakop. Tulad ng dati, ang kabangisan ng kanilang mga pag-atake, kasama na ang mga juramentados, ay nagtagumpay sa pag-instill ng takot sa mga sundalong Hapon. Ayon sa mga account, ang mga Hapones na sumakop sa Davao ay kailangang magretiro pabalik sa kanilang mga barko tuwing gabi upang maiwasan ang pagpatay sa madalas na pag-atake ng Moro. Ang mga mandirigma ng Pilipino-Moro kasama ang kanilang mga barong, mula sa Brooklyn Daily Eagle, ika-24 ng Enero taong 1933. Bukod sa kanilang kapwa Christian Pilipino na sumali sa kanila, ang sikat na si Piang at Pindaton na si Moro Bolo Battalion ay binubuo ng mga militeman na Kristiyano at Muslim at nagkaroon ng Kris at Bolo bilang isang insignia. Ang mga mandirigma ng Moro Resistensya ay lubos na tinulungan ng mga Chino na nagpuslit ng mga baril at iba pang mga gamit. Ang pagkakaroon ng kanilang sariling bayan ay sinalakay din ng mga Hapon, hinamak ng mga Inchik ang huli at sinikap na paalisan sila sa Mindanao at Pilipinas. Hindi na kailangang sabihin, ang kampanya ng gerilya ng Moros ay napakahusay na bukod sa pagkulong sa mga Hapon sa ilang mga lugar lamang, ang kanilang katapangan ay nararapat din na kinikilala ng mga Amerikano, isang kapitan ng US ang nagpahayag ng labis na tiwala sa Moros, kakayahang labanan na inirerekomenda niya na isama sila sa isang plano upang makuha muli ang isang paliparan sa Lake Lanao dahil magagawa nilang panatilihin ang foothold. Ikalawa ng Mayo taong 1942, nang magmarcha ang mga puwersa ng Hapon sa Dansalan, ang kabisera ng lalawigan ng Lanao, ang Maranaos ng Lake Lanao ay humarap sa pangalawang dayuhan na naninirahan sa kanilang sariling bayan na mas mababa sa 40 taon. Noong 1903, ang US Kapitan John Jay inilunsad ni Pershing ang isang brutal na kampanya sa Pasipiang, ang mga pamayanan ng Maranao sa paligid ng lawa sa pamamagitan ng labis na puwersa, isa na nagresulta sa hindi bababa sa 400 na pagkamatay ng Maranao ng artillery. Noong Hunyo taong 1942, ang commander ng Hapon ng garrison ng Dansalan ay nagpadala ng isang parusa na ekspedisyon sa Watu, isang maliit na nayon sa kanlurang baybayin ng lawa, na hinahanap si Manalaw Mindelano, ang unang pinuno ng Maranao na naglunsad ng mga pag-atake laban sa kanila. Ang nagulat ng mga taga-baryo ng Watu, na walang koneksyon sa Mindelono, ay nakulong laban sa Lakeshore habang sinubukan nilang makatakas sa mga sundalo, na metodikong bayonited na mga kalalakihan at kababaihan, pagpatay sa 24 sa lahat. Bilang gantimpala, sinalakay ng mga Maranaos ang isang convoy ng Hapon, na nagpaputok ng mga volley na may layunin sa mga driver at gulong ng mga nagpapabilis na truck at pagpapadala sa kanila ng pag-aalaga sa mga kalsada at pagbagsak mula sa mga tulay. Tumugon ang mga Hapon sa pamamagitan ng pagsunog ng mga marka ng mga bahay sa kalsada kung saan inilatag ang ambush. Ang siklo ng paghihiganti ay isinasagawa. Ang labanan ng Tamparan noong Setyembre taong 1942, ang mga Maranaos ay humarap sa mga Hapon ng isang nakamamanghang pagkawala kapag, sa isang kusang pag-atake, isang koleksyon ng mga taga-baryo na armado lalo na sa mga blades na halos napatay ang isang buong kumpanya ng infantry ng Hapon. Ang labanan ng Tamparan ay ang pagkatalo ng Graves na naidulot sa Imperial Japanese Army ng mga hindi regular na puwersa sa Pilipinas at malamang na ang kanilang pinakadakilang pagkawala sa kamay ng mga sibilyan sa buong kurso ng digmaang Pasipiko. Para sa Japanese infantry, ito ay isang pagkatalo bilang hindi maiisip, nakakahiya, at simbolikong sisingilin dahil na pinagdudusahan ang kawal ng Estados Unidos sa labanan ng Little Bighorn ngunit, hindi tulad ng iconic na pagkatalo, halos nawala ito sa kasaysayan.